Plus, the same royal chariot ay ginamit din for finance ng Pilipinas. At ito yung itsura ng paligid ng mall. Wow! Powers in Boeing. May crocodile dyan, guys! Actually, hindi ko alam talaga kung tama itong ginagawa ko. Oh my God! Guys, I'm back again with another video. At sa video na to, tayo po ay pupunta sa Royal Regalia at sa Water Village o Kampong Ayer kung tawagin dito sa Brunei. And actually, ito ay continuation from yesterday's tour kasi di ba nga, Friday natin ginawa yung tour. And fun fact, kapag ka kasi Friday, is nakasarado yung mga establishments ng 12 o'clock to 2 p.m. So parang medyo na-cut short yung mismong tour natin. Kaya ngayon, si Kuya Jason, nag-propose siya, which is si Kuya Jason yung tour guide natin. And panoorin nyo sa previous video kung paano ko siya na-contact. Ituloy na lang daw ngayon, which is available naman siya ng mga konting time ngayon. So, pipick-upin niya ako dito sa hotel at idadrop niya ako dun sa Royal Regalia. Then, pupunta ng the mall. Then, pipick-upin niya ulit ako doon. Tapos, idadrop naman ako sa Water Village. Diba? Napakabait ng tour guide natin. Kaya, if ever, sige, sasabihin ko na dito sa vlog na to. If ever, kung gusto niyo magpunta ng Brunei at gusto niyo mag-country tour ng less hassle at kapwa Pilipino niyo pa yung mag-tour sa inyo, guys, ito yung pangalan niya. I-message niya na siya sa Facebook. Ang pangalan niya is Labrador Jason Freyal. Freyal ba? Freyal. Basta yan, andyan. Tapos sabihin nyo, napanood nyo yung vlog ko para same itinerary tayo na mangyayari. Okay? So, siya na bahala. Grabe guys. Yung price, depende naman kung gaano kayo kadami. But ako kasi solo traveler ako. So, 80 BND. And nakakatuwa. Actually, mayroon na yung airport pick-up and airport drop-off. Tama, may hotel pick-up, may hotel drop-off. Kaya lang, kasi ako, sa part ko kasi, meron kasing libre itong hotel pick-up and drop-off. I mean, airport pick-up and drop-off itong hotel ko. So, hindi ko na sinabi kay Kuya Jason na, Kuya Jason, sige, wag nyo na muna ako sunduin. Sinabi ko na muna ganun. Kasi, syempre, para hindi na rin siya magpunta, para masulit ko naman yung binayad ko sa hotel din, di ba? So, yun, ang bait talaga. Napaka-daming fun facts. Sinasabi niya lahat ng mga facts na, kunyari, dito daw yung anak daw niya is $7 per year lang yung tuition fee. Naniniwala ba kayo? $7 per year. Grabe, no? Tapos, yung bawat litro ng gasolina dito is 50 cents lang daw. O, di ba? Ang galing na nakakatawa. Dahil ko mga fun fact na natutunan sa kanya. So, ngayon, okay, tara na. Magpunta na tayo sa baba dahil 10:30 yung usapan namin today. So, again, ang pupunta natin dito is Royal Regalia. Tapos, yung Water Village. So, yung the mall, si separate vlog ko yun. Gusto ko separate vlog yun, okay? So, yun, maraming salamat. So, let's go. Yan, so, ang suot natin itong ating favorite polo na binili natin sa Thailand. Tapos, itong linen pants. Tapos, shoes. Kasi guys, alam nyo, fun fact din. Another fun fact. Kapag ka kasi dito sa Brunei, pagka nagpunta kayo dito, mayroong mga part dito na dapat respectful ang inyong pagsusuot kasi pa susuotin kayo ng bagong mga damit-damit na ganun. So ako, might as well, magsuot na ako ng pants, magsuot na ako ng mga nakasara lahat ng damit, hindi naka-short, ganyan. Kaya dapat kapag ka nagpunta kayo dito, ang suot-suot nyo, as much as possible, kung pwede, leggings, pants, or jogging pants, or kahit ano na covered yung mismong knees and something, okay? So andito na tayo sa lobby ng hotel natin. Naantayin natin si Kuya Jason. And ayun o, hindi ko ito napakita doon sa mismong clip ng hotel tour, pero meron dito ng restaurant sa baba ng ating mismong hotel. Unfortunately, isarado kasi siya nung nag-hotel tour ako, diba? Sabi ko sa inyo, Friday is 12 to 2 p.m. sarado lahat ng establishments dito. So included yon. Kasi lahat sila nagdadasal lahat dito. Kasi diba, itong Brunei is a majority dito mga Muslim or Islam. Parang ganun. Okay guys, so dito na tayo sa ating first stop, ang Royal Regalia. So ayan, tignan nyo. Wow! Actually, parang museum po ba to? Ayan, museum siya. So itong Royal Regalia is a museum daw siya na tulad ng mga throne na nakalaki dito. Ano po yung Jason? Mga throne. Mga tapos, ginamit sa parade. Oh, ginamit sa parade. Tapos yung mga dinonate sa kanila every state mission. Oh. Mga state visit, mga dinodonate ng mga presidente o no, mga country leaders. Tapos ang bayad ng entrance dito is 5 BND. Uh-huh. 5 BND. Lalagay dito yung sapatos. Guys, andito na tayo sa Royal Regalia. Ang ganda. Ganda. Ayan yung itsura, oh. So ayan, no? Makikita nyo to. So iikutin natin to. Ngayon, tayo ay magpupunta dito sa mismong information counter para magbayad ng entrance. So yung entrance fee is 5 BND, for adult and child naman 2 BND. 5 Brunei dollars, guys. Thank you so much! Lagyan tayo ng ticket. Change and look. Where's the locker? Locker. Yeah, where's it? Camera. Yeah. Nakalock, bring inside. Okay na. Ang lisa po ni Camden.
This is it. Is this okay? No. Oh, no. Only in lobby entrance. Okay, okay, okay. Bawal to ang camera guys, cellphone gagamitin ko. And so binigyan tayo ng locker, hanapin natin yung 75. Oh wow, pinaka corner. Ito yung locker natin. Ayan, so nilagay ko na muna dyan yung gamit ko. Then let's lock it. Ayan, ito yung makikita nyo dito. Ayan, as you can see, ito yung sultan nila. Sinasabi dito mahilig daw sa sports ang sultan nila. So ayan yung wedding ni His Majesty kay Her Majesty. Tignan nyo oh. Napakahaba ng pangalan ng babae ni Her Majesty Paduka Seri Bagindara Haesteri. So doon guys, mayroong part doon na hindi pwede mag-video at hindi pwede mag-picture na room, which is ang nakalagay doon is yung throne ng hari. And mayroon doon mga espada, tapos yung crown. So ano siya, bantay sarado siya ng guard. Nakalabas na ako dito sa mismong parang terrace. I mean mismong part na makikita mo yung buong royal regalia. Yan o, tignan nyo. Nandito din tong Royal Brunei. Wow, dyan tayo sasakay. Going to Kota Kinabalu. Wow, grabe. Ang laki. Yan o, tignan nyo. Parang entire soldiers. Cool. Ang lawak o. So, dito nakasakay yung sultan. Tapos, ito yung mga soldiers. Grabe talaga yung treatment ng laki sultan. Ang nakakatawa dito is hindi ka pwede magsapatos kasi entire mismo museum is carpeted. So, para hindi madumihan. At the same time, ang linis. Ang linis talaga, super. Ayun natin ganyan. Ito yung sasakyan natin. Royal Brunei Airlines, RBA. So, Brunei Darussalam made its aviation history on 18th November 1974 when Royal Brunei Airline was established. So, yung mismo royal family winalcome yung arrival ng first aircraft or yung Boeing 737. Yung batawang basa dyan. Umalis siya ng International Airport, Barakas. Tapos, ayun, in October 2013, airline achieved another milestone when His Majesty consented to rebrand Royal Brunei Airlines to Royal Brunei. Ah, kaya RB na lang ngayon. Okay. Ayan, so may prayer room din dito. Tapos, ayun yung exhibition gallery sa taas. So, yung prayer room ito. Ayan. If you guys are Muslim, ayan, pwede kayo dyan. Ah, ito pa lang may sumalaki na to. Royal chariot na ginamit ng sultan during the procession around Bandar Seri Begawan noong 1992 sa kanyang silver jubilee celebration. So, yan. Ito pala yun. Akala ko ng coronation to ginamit. Di pala. Oh, ito yung mga bigay na mga state leaders. Bigay na Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Cambodia, and Philippines. Bigay ito ni President Pinoy and His Excellency Cesar V. Cesar ng Secretary for Finance ng Pilipinas. Ayan, nakikita niyo ba itong royal chariot na to? So, according dito, ito ay isang royal chariot na ginamit noong the royal procession para iparade si His Majesty the Sultan sa kanyang coronation ceremony noong August 1, 1961. Plus, the same royal chariot ay ginamit din noong dumalaw dito si Her Majesty Queen Elizabeth II noong 1972. At additional fun fact, diba nga namatay na nga si Queen Elizabeth? At dahil doon, ang sultan na ng Brunei ang naging longest reigning monarch as of now, na buhay, na leading monarch actually. Buti, ginamit din pa kay King Elizabeth at the same time, ginagamit din ng sultan nila. So parang royal to royals, ganun. Okay, so tapos na tayo dun sa loob. Ngayon, kunin na ulit natin yung shoes natin kasi iikutin natin yung paligid na royal regalia. Kasi si Kuya Jason sabi sa akin na bibigyan niya ako dito ng 2 hours. So, iikutin ko pa siya para kahit paano maikot natin yung paligid, di ba? At mapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga pwedeng mapuntahan sa paligid na royal regalia. At bahala ko kasing kumain na dapat sa damo lang ko kakain. But I think dito na lang muna para medyo madami tayong magawa sa video na to. Okay, so let's go na sa paligid. Nasuot ko na ang aking shoes. And alam nyo, review ko lang dito sa royal regalia. If ever guys, na gusto niyo talagang malaman talaga yung mga history, kung ano yung pagsisimula ng Royal Brunei Airlines, kung ano yung mga coronation na facts, kung ano yung mga nangyari dati, ganon. Tapos about sa royal family, pwede kayo magpunta dito kasi napakadami mga fun facts about this whole history ng Brunei. Pagka nagpunta kayo dito, malalaman nyo yun. Ayan!
And so now, we're walking here sa mismong Brunei walkway. Walkway! Sinabi kasi sa akin ni Kuya Jason ay nagdinire-diretso ko tong part na to. Ang mangyayari is meron tayong mga makikita dyan na mga shop. So parang yun ang gusto ko makita. Kasi so far kasi ang mga nakikita natin is puro mga museum, mga mosque, tapos kung ano-ano pa man. Pero ngayon kasi gusto kong makakita ng shop, tapos kung may food doon, parang gusto kong mag-try kumain. Ganun level. Ayun, tingnan nyo. Ito ay isang Brunei History Center. Oh, madadaanan nyo yan. But it looks like na-close siya, so hindi tayo pwede magpunta doon. Grabe, anong init dito ngayon sa Brunei. Pero buti na lang may mga part na humahangin, ganyan. But it's so hot. Look! Tignan nyo ba? Halata ba na pinagpapawisan ako? Oo, walang katao-tao sa mga mismong kalsada. Hindi man lang sila naglalakad tulad sa atin sa Pilipinas. Kasi again guys, gusto ko lang sa inyo sabihin, nandito kasi sa Brunei, mataas ang percentage ng tao o yung mga population dito, majority ay may sasakyan. Ito guys, yung statistics ay nakikita nyo, nangunguna ang Brunei. Hindi ko sure kung Asia or buong mundo, but ito, ipoplug ko dito. Grabe, di ba? Like sa 1,000 na tao o 100 na tao, ganyang percent ang merong na merong sasakyan ang mga Bruneians. So naglalakad tayo ngayon. Oy, Jalan Sultan Omar Ali sa Fujin. Ah, dito yun ah. Ayun ah, kita niya. So i-click ba natin to? Okay, click natin yan. Sa Singapore lang din magki-click. Pero tignan nyo guys, yung paligid nito. Ganito yung itsura ng mga structure sa mga kapag ka mismong residential area sa Singapore na mga dadaanan. Yung ganitong-ganito eh. Magkamuka. Ang galing. Guys, tignan nyo oh. Itong nasa likod ko, hindi ko alam actually kung ano to. Sa search ko, sa mismong Google Maps ko ano siya. Ito yung nakalagay dito, Taman Haji Sir Muda Omar Ali Safuidin. Bakit alaman ng katao-tao? Nakaka-abase talaga dito sa Brunei. Kung gaano kidadami ng tao sa Pilipinas, kinakonti ng tao dito. Bandar Seri Begawan. So yan guys, ang capital ng Brunei. So pagka nakita nyo din yan sa mismong pagpunta dito sa Brunei, pagka magsasibu Pacific kayo, Bandar Seri Begawan, yun yung area. Just okay lang din, di ba? Na andito tayo sa mismong city para magkakalapit tayo sa mga dapat puntahan. Parang itong hotel na to or hostel na to, itong Co-Circle, parang ito yung nakita ko na tinuluyan ng isang Pinay vlogger na napanood ko. It's good din, ha? Good. Good. Wait, saan kaya dito yung kinainan ko kahapon? I mean, yung meron parang mga KFC or whatsoever. Grabe, gugutom na ako. Pala ako nagugutom. It's already 11:58 AM. So, magtatanghali na. So, lunchtime na! Oo nga guys, yan nga yun. Ito nga yung nakita ko sa vlog. So, if ever, kung gusto nyong i-book tong hotel na to, yung link andito sa baba, okay? And meron din siyang katabi na Coffee Bean and Tea Leaf. Okay, ayan na, nag-go na. Yung kanina hindi nag-go, buti ito nag-go. Ang goal natin ngayon, humanap ng isang restaurant, mapa-fast food man or hindi. Hindi naman ako mapili at nakakain naman ako ng food ng Brunei doon sa Gadong Night Market. So, ang hahanapin natin ngayon ay fast food. Parang nag-favor ko sa fast food. Tara ngayon, mag-research tayo ng KFC. KFC ang trip ko. Nakahanap na tayo ng KFC. So, ganito po ako maghanap. Dito din dito sa area na to, ha. Tingnan nyo, napakadami mga store. Tapos may Pizza Hut dun sa dulo. Ayan, wait. Ayan, as you can see, may Pizza Hut dun. Tapos, may nadaanan ako dun Burger King kanina. Hindi ko lang siya na-video. Ganyan, may padikyo dito, oh. Napakadami mga shop dito. So, parang paano nila to? Parang palengke nila to? Or whatsoever. Yung mga nagbibenta ng ginto. Alam niyo, sabi ni Kuya Jason, dito daw sa Brunei, mas mura daw dito yung gold. Kasi yung mga Pilipinong tinutour niya, bumibili dito ng gold. So, ibig sabihin, mura. Kaya if ever, ayan, sa mga shop na to, magtingin-tingin kayo. Investment naman yan. Kaya lang kasi ako eh, hindi pa ako mahilig bumili ng mga ganyan. Masyado pang mahal for me. Ayan, nadaan natin, binila natin ng pasalubong. Mura dito yung pasalubong, guys. Mga magnet. $3 for $10. Actually, ito nga yung tinuro ni Kay Jason na mura yun. Itong gold thing na to. Tawid tayo! O, diba? Natututunan na natin mag-explore ng Brunei. Grabe. Isa na tayong ganap na Bruneian. Punta tayo dito sa kahapon nating pinuntahan. Diyan tayo kumain. Pero pwede ding Jollibee kasi may Jollibee din dito. Ay, thank you Lord. Ang lamig. Sure ng mall dito, 'di ba? Para medyo empty na siya. Ba't ganyan daw talaga. Ting din kasi kay Kuya Jason, kaya daw konti lang tao dito. May hirap daw kasi parking. 'Di ba? Ang dami ko natututunan sa Brunei. Yan ang gusto ko kapag hindi natin dinidiay ko yung lugar, pagka meron tayong kasamang lokal. And ito po ang Jollibee. Wow. Tapos doon naman KFC sa side doon. Pero check na muna natin to. Guys, yung menu ng Jollibee dito. Ayan. As you can see, zoom ko ah. Ayan, yung menu dito sa Jollibee. I-pause nyo lang para makita nyo. So yung chicken nila naglalaro sa $3 to $6. Spaghetti nila is $3.80. Loaded fries, so parang ang sarap. $4 at itong crisp cut fries, $2.80. Pero, hindi muna ako magja-Jollibee. Parang gusto ko eh, sa ano na muna siya, sa part na kapag papaalis na tayo dito sa Brunei, kasi mayroon naman Jollibee sa airport. So, ang kakainin ko na muna is KFC. KFC ako nag-crave, kasi bago din ako umalis sa Pilipinas, nag-Jollibee din ako eh. Ayan lang yung pinuntahan natin kahapon, no?
Ayun lang siya. Like, talaga nga mismo nga opposite lang tong aking pinuntahan. So, ayan na yung KFC. Yeah, let's go KFC. Let's go. Walang katao-tao, no? Konti lang. Ayan, yung menu. I-post nyo na lang. So, yung mga rice meal nila, $7.20. Box meal, $9. Ayan. Yung bulldog nila. Ay, may bulldog. Amanghang yun. Ayoko yun. Yung burger meals nila, $7. Oh. Diba? Alam nyo, wala silang rice. Yung pa naman ang hinahanap ko at nakikrave ako. Ganun talaga sa ibang bansa, no? Parang so far, ang nakiatakang pa lang na may rice na talagang pinaka-main is sa Malaysia. Parang more than Malaysia lang naman dito kasi parang sa nasi lemak nasi. Ah, meron! Yung may ganito sila, yung kuha tayo. Please take one. Brunei Tourist Maps. Natutuwa ako dito talaga. Masyado akong feel at home dito. Like, walang ka-pressure-pressure. Ang babait ng tao, hindi niya ginigaw tulad sa Hong Kong. Ganun. Okay, at saya. Hello, I want to order the rice meal. Anything with Thai part. Yeah. Anything with Thai part. Then, one loaded cheesy fries. Yeah, and the drinks. Do you have iced tea? Iced tea and only yeah. No worries. Ayan ang total bill ko. 10.70 BND. Ayan ang meal ko. Look. Loaded fries. Tapos Thai part. Ang bait niya. Do you have gravy? You don't have. Gravy? Can I have? Yeah. Okay. Ayan, so ngayon, kakain na tayo. Tulad na in-order ko, itong 2-piece with rice, tapos with salad, tapos with loaded fries, tapos with gravy. Yung gravy nila, 50 cents ata. Tapos, hindi nila yung kanilang price ang nagasos ko. Ang total price na ngayon ay 11.20 cents na siya. So, itong buong meal ko, 11.20 cents na BND dollar. Ngayon, tikman na muna natin yung fries. Grabe, mahilig ako sa cheese, guys. Super. Ang sarap. Medyo manghang. Ang sarap ng fries, yun nga lang parang ang onte. Sarap ng cheese, oh. Hmm? Ito nyo? Wait. Mamaya ka na muna, french fries, makukulos kita. Kakain na muna ako ng Thai part. Yan, chicken. Sino ko spicy to kasi may red velvet. Tapos yung rice nila, yung parang sinasabi ko sa inyo na iba yung lasa ng mismong rice. Na may lasa siya, something yung sarap naman. Ay, medyo maanghang yung gravy nila compared sa gravy sa atin sa Pilipinas. Hindi siya magkalasa. Medyo more like parang pa-jollibee na yung gravy. Diba sa atin kasi medyo malapot? Ito parang palabnaw eh. Marapit siya pero hindi ganun tulad sa atin. Diba? Ano to? Iced tea. Nagdagdag din ako para dito. Normal lang siya naman ng KFC, kaya lang kasi nagkikrave ako dito ngayon talaga. For me, it's worth it. Yun nga lang, medyo pricey siya pag kinanggol sa Pilipinas. 11.20 BND. So, equivalent to, ayan, nalagay ko dito. Diba? Okay, so tapos na tayo kumain ngayon. At ngayon naman, pumunta tayo sa Brunei Energy Hub. Actually, ito yung sinabi sa akin ni Kuya Jason. Isa pa ang mga pwede nating puntahan dito na maganda daw. Kasi syempre, iniisa-isa natin ang mga tourist attractions dito sa Brunei. So, walking distance lang siya. Doon sa mismo kinainan ko. And, ayan. Maglalakad na naman tayo here. Ganyan. Pero alam nyo, na-observe ko dito, yung mga locals dito, kapag ka nakastop na ganyan, tumutuloy pa rin sila basta walang sasakyan. Kasi diba, kapag ka, kunyari, nasa Singapore ka or Japan, ganyan, dapat sinusunod yung stoplight. But dito kasi, mababait yung mga tao kapag ka, kunyari, nagdadrive. Tapos kahit hindi nakastop, pagka may dumaan, merong makikita silang dadaan dito o tatawid, talagang humihinto sila. Ganun, ang bait. Lakarin natin to, grabe. Tag-init na tag-init, tag-araw na tag-araw. And, lakarin natin to. Let's lakad! That's the wed! Tignan nyo, talaga naghihina maglakad yung mga car. Umandar. Umi-stop sila slowly, basta may tatawid. Ayun na, tignan nyo, ganito yung itsura dito. Hindi ko alam kung dito sa tinuturo sa atin na bagong pupuntahan ng Energy Hub, kung ano ang makikita. Kasi sinadjust lang to. Plus, hindi ko alam kung may entrance fee. Sana naman walang entrance fee dito. Kasi kaya may entrance fee dito malaki-laki. Hindi ko alam kung paano. And dyan tayo dumaan kanina. Ito pizza to sinasabi ko. So dito tayo ngayon. Ayan. Here. Ayan guys, dito tayo ngayon. Mag-register tayo ng name natin. Philippines. Here, you write down one. One? And signature? One. Yeah, one mil. One? And okay. Okay. Welcome to Brunei Energy Hub. Our footstep in time. Oil and gas industry. So dito to, ang galing. Wow.
Alam kasi kung nabanggit ko sa inyo sa mga previous clips na itong Brunei, kaya sila mayaman. Like literally guys, sa Asia, napakayaman ang Brunei dahil sa oil and gas. So itong Miso Museum na to, all about that one. Ayo yung Kampung Ayer, o yung mga water village, Kampung Ayer. Ang mga estudyante nandito. Ayan. Diba? Mga oil, something, dami. Brunei, Darussalam, oil and gas industry. O diba, sabi ko sa inyo. So, nagsimula siya ng 1929. Seria oil field was discovered. Ah, noon nagsimula. Okay. Tapos itong Shell Aviation Department was formed, diba? Ayan, ang daming history hanggang sa naging ganito. Ang laki. Then, ayun na. Brunei Shell Tankers was established. Grabe, talagang nag-evolve yung kanilang oil and gas industry. Kaya sila yumaman, no? Tingnan natin yung pinakadulo nila na improvement sa kanilang economy. Ito. 2021 yung huling improvement nila. BSP flagship solar plant was launched. Solar naman sila dito. Tapos ito, tignan nyo, oh. Hengyi plant was open. Ang laki ng planta, oh. So isipin nyo, 2019 pa lang yan. Ang dami pang nangyari ng mga nakakaraang taon. Kaya sila mayaman. So ano, ah, ilalagay ko dito sa ibaba kung magkano usually ang kinikita ng Brunei every year dahil sa gas and oil industry nila. Okay? So ilalagay ko dito sa ibaba at kung saan ko din nakuha yung source. Okay? Ayan. So itong ground floor is our past. So before yun, tapos dun sa first floor is si Anay our present. So papunta na tayo sa kung ano yung mga nangyari ngayon. Okay, let's go. Ganda ng elevator nila. Malaman lang kayong pa-aircon, Brunei, ang yaman-yaman nyo. Malaman na aircon. Ayan. Ito yung itsura. So ayan ang BGC, Brunei Gas Carriers. Sa amin po kasi Bonifacio Global City yan eh. Tignan nyo, mayroon pala silang ano dito, Shell. Brunei Shell Petroleum Company. Dito ba nagsimula yung Shell? Sa Brunei ba yun? Okay, so ni-research ko. Shell was formed in 1907 sa the Netherlands. Yun naman pala, kala ko dito. So siguro itong Shell Brunei na to, parang branch na lang yan. O parang rights to own and to use the name, di ba? Baka meron silang ganong agreement. Shell! Ito, ang dami nilang pag-uwi-ari. Dami, super dami. Mapa sea, mapa land, mapa air, our present. Wow! Ano to, Lego? Choke. Ayan o, yung nagpa-pump ng oil. Grabe, no? Napakayaman nila. Brunei, baka pwede naman mangutang. Pagawa mo lang ako ng bahay. Ayan, yung nagpa-pump ng oil. And tingnan nga natin kung ano siya. Actually, ayan, basahin natin. Pakikita ko sa inyo. First language, syempre English. Start. Beam pump. A beam pump extracts oil by lifting them from the oil wells. Ah, okay. Are you up for the challenge? Yes, I'm up. Misaligned, fix it. Ay, laro. Galing ah. Okay. Ay, okay. Skip. Ah, okay. Ah, Diyos ko, laro lang pala to, nakakatuwa. Yay! Panalo tayo! Good job! Ayan, so na-fix natin to. Okay, ito naman. Fix it! Okay. Hit, okay. Ano i-hit? Ay! Ayan! Ayan! Isa pa. Ay! Ayaw! Isa pa. Ayan! Let's go! Ayun, dami naman. Yay, well done, guys. Ah, ang galing. Ano ito, mag-work siya? Mag-work ba siya? Ah, watch the screen. Ah, ayan. Brunei Darussalam produces over 800,000 barrels of oil per day, which can made into more than 3 million crayons. Wow! Alam lang ibang mga words, ang bilis na tapos. Mga palaya, yung pagpasok nyo dito, libre. Wala kayong babayaran. Parang entrance fee dito. So, free of charge. Dami, oh. Dami lang pumper or something. Ay, wow! Ang galing! Wheel of energy. Tignan nga natin to. Tignan natin, guys. Tama ba? Okay, clothing. Some clothes are made with polypropylene, a byproduct of propane. Okay. Royal Brunei to, ah. Airlines. Powers a Boeing 747 for up to 1 kilometer. Oh! One more. The aerosol in dry shampoo contains propane. Oh,
Galing. O, ilagay natin to. Place object. Ano to? Ah, oil. One barrel of oil is able to completely fill the fuel tanks of 3 water taxis in Kampong Ayer. Ah, nice! Each gas canister can power a stove for 20.5 hours. Wow, ganun pala yun. And so tayo po'y magiging gasoline boy na lang po dito. Ilang ano po? Ilang litro po? Diesel po ba? Kerosene? O ano po ba ang ipapakarga nyo? Premium? Okay, sige. Wala akong pagtripan. Mga additional fun fact lang to about sa mga items. Dami mga nagagawa, oh. And so makikita pala dito yung Water Village o Kampong Ayer. So yan yung Water Village, oh. Yan na, ito yun. Yan. Yan ay isang buong village na kung saan meron diyang mga tipong mga bombero, mga polis, mga paaralan, and whatsoever, di ba? Pero alam nyo ba, additional fun fact lang. Fun fact about dito sa Water Village. Kahit ganyan, mga kahoy-kahoy yung bahay dyan, the aircon. The aircon yung mga mismong ano dyan, mga bahay. Ayan yung makikita nyo dito. So, all about solar power naman to. Ayan, meron kayong mga pwede ditong galawin, no? For example, English. Ayan, ang laro. Ang galing naman. Build a sustainable city. So, yun, yun yung makikita nyo dito mismo sa Burnay Energy Hub. At, okay, tama. Ang makikita natin dito is all about gas, all about oil, all about solar, na kung saan pinagkakabuhayan at rich ang Brunei. Okay, so nakalabas na tayo doon sa ating pinuntahan na Brunei Energy Hub at ngayon naglalakad tayo doon sa area kung saan tayo pipick up ni Kuya Jason and doon yun. Ito, di ba? Kung nakikita nyo, yun yung bilihan ng pasalubong at doon tayo sa side doon pupunta. And so, let's make the wed. Hello guys! So ngayon, andito na tayo ngayon sa Dumb Mall na kung saan ito ang nag-iisang mall na sikat dito dahil ang pangalan nga nila is word itself, Dumb Mall. Okay? So ngayon, tara, ipapakita ko sa inyo yung mismong surroundings at kung ano yung mga shop na nasa loob ng mall na to para just in case pagka nagpunta kayo dito sa Brunei tapos na-board kayo sa hotel tapos na yung mga ikutan yung mga tourist attractions is pwede kayo maglibot dito sa mall and pwede kayo mag-shopping. Okay? Let's go! And yung itsura ng mall! Okay, let's go enter! Yay! Okay, so ito itsura ng mall niya. Ang lakas baka, ano, Malaysia. Kasi naaalala ko na nagpunta ako sa Malaysia eh. Berjaya Times Square. Ganon, ganon yung vibe dito. And dito, mayroon ditong coffee house. Ayan. Tapos may KFC na naman doon. Ayan, as you can see. And so ikutin natin itong mismong mall. Diyos sa part na to, parang walang laman. But dito, ayan, meron naman mga bilihan ng bags. Ito, mga sikat na bag to. Mga ganyan. Diba? Meron dito yung tinda. Okay. Ngayon, tara, pumasok tayo sa side dito. Kasi may nakita ko dito eh. Which is, ito daw, ang sabi dito at sa mga vlogs na mapanood ko, itong Guardian. Ayan. Nakita ko na din to sa mga ibang vlogs na ito yung parang Watson nila, na counterpart sa atin sa Pilipinas. Sa side na to, ano? Ah, BIBD and what's this? Yeah, hindi ko alam yan. Okay, so ito. Ano silang tinda, but parang wala akong kinilang brand. I mean, merong mga onte, but yung mga iba, syempre, mga brand dito sa kanila. So, yun. Parang Watson's, if ever, kapag gusto nyo maglibot dito, pwede kayo mag-check. Yung mismong, ano nila, yung mismong mall, parang medyo mainit. Na-expect ko medyo malamig-lamig eh. Now, tignan nyo, dito sa mismong mall nila, meron nyo dito the body shop. Tapos, bilihan ng shoes na bata. Bata o bata? Ngayon, let's go up! And, papanik tayo sa taas. At ito yung itsura ng paligid ng mall. Ayan, as you can see. Let's go! To be honest, yung mall dito guys, merong mga sarado. Like, hindi siya ganun tulad sa atin sa Pilipinas at sa ibang bansa na open ang open lahat. May mga time na mga ibang store dito is closed. At ayan naman yung iba, walang laman. Kukunti lang. Ito, wala oh. But parang ang sarap oh. Mahal nga lang. So, meron ako nakita doon sa itaas doon, Sinihan. So, ang showing so far, may nakita ka doon Wonka? Wonka? Willy Wonka? Mga bilihan na mga goodies. Ayan, Gongcha. Sikat yung Gongcha dito actually. Ayan, sikat na sikat. Kasi pangatlong branch ko na ito makikita dito. Yung kung ano yung hinahanap ko dito ngayon, yaw-yaw. Like, may nakita ko nag-yaw-yaw kanina. But, part of me niisip ko, parang kasi gusto ko itry yung McDonald's dito. So, pwedeng doon na lang ako mag-try na McDonald's sa harapan nito kasi may McDo. Okay, ngayon, let's go up again sa isang floor na naman. Tignan nyo, oh. So, yung floor na to, puro mobile siya. And as you can see, puro mga mobile, mga pangsalamin, optical store, mga shoes. So, yun, yung mga makikita, wala dito mga ibang mga major brands so far. Like, yung mga McDo nasa labas, yung Jollibee, wala dito sa mismong the mall. And yung mga ibang shop na mga nandito is parang alam niyo yung parang sa Green Hills parang ganun yung style ng shop
Like nasa gitna, tingnan nyo. Ayan o. Mga parang sa Green Hills. Kumbaga, mga small businesses. Ganon. To be exact and specific. Mas right term yun. Okay, so lumabas na ako dun sa The Mall at ngayon pumunta naman tayo dito sa McDonald's. And actually, di ba kakakain ko lang sa KFC? But kasi pag hindi ko pa siya ginawa ngayon, wala nang time sa mga susunod na araw. So ayan, papakita ko sa inyo. Let's go! Ayan yung McDo. Nasa harapan ko na siya. And actually, tingnan nyo, Arabic yung name. Hindi siya yung English letters. Aking goal lang sa pagkain dyan ay ice cream sa french fries. Yan, McDonald's! Let's go! Push! Walang ganong tao. Walang tao sa McDo nila. Nakakatuwa naman. Okay, so yan yung itsura. Click na natin. Eat in. Would you like to pay cash? Okay, so ito yung mga order. Ay, may tote bag. McFlurry. Automatic yan. Yeah, isa. Add to order. Gusto ko niyan. Tapos, ano to? McFish Nugget. Ang galing naman, McFish Nugget. Ano itong GMAT meal? Save budget. Ah, budget meals. Ayoko na ng burger muna. Parang gusto ko naman kasi nito. Fish popcorn something. Yun yung regular menu nila. So, may nasi lemak sila, may nuggets. Ano to? Boober and nasi. Ayam goreng. Maanghang to, guys. Tapos yan. So, dun tayo sa promo na nakita ko. Ayan, dito tayo sa bandang baba. So, ito tayo. 6 pieces fish nuggets muna tayo. Tapos ito. Dito na tayo sa large. Grabe, kakakain lang natin. Kakain na naman tayo. Tapos, ano yung drink? Ayoko ng hot drink. Large cold drinks. Then, sa drinks, ay gusto ko itong lychee tea. Yeah. Then, change choice. Twister fries or whatsoever. Sige, twister fries. So, add order. 12. Ayan, BND ang ating total. So far, ito order natin 1 dinosaur McFlurry, $4 yun. Tapos large volume meal na 6 pieces fish nugget. So total, ang price ay $12.30. $12.30. $10. Thank you. Grabe guys, tignan nyo. Dumating na yung order ko. Ayan. Meron akong twister fries. Meron akong ditong fish nuggets. Ayan, fish nuggets yan. Tapos meron akong dinosaur McFlurry. Tapos ito ang lychee tea. O, diba? Nakakain ko lang kanina. Tapos kumakain na naman ako ngayon. Kasi naman, kapag hindi na natin kinain to, eh hindi na natin matatry yung McDo dito sa Brunei. Kasi matagal-tagal pa bago tayo babalik dito. Unless meron tayong ganap talaga. Sarap. Saan yung twister fries nila? Meron ito pag ganito sa Pilipinas? Pagkita nyo, meron silang something dito na iba, na wala sa Pilipinas. Ano siya? Chili sauce. Ayan o. Diba? Tapos, ito yung fish nuggets. Ang cool. Wait. Ano pa natin? Ito. Amoy fish siya talaga. Ayun yan o. Lalo siya siyang bangus or tilapia. Ganun. Hindi siya yung parang creamy cream dory. Hindi yung ganun. Bangus or tilapia yung texture. Sarap! Sadyo medyo busog lang ako. Ang dinosaur McFlurry. Sarap! Tingnan nyo. Narinig ba? Meron siyang parang Milo cereal. Di ba? Tasipan natin itong lychee tea. Ay, masarap yung lychee tea. Ay, tumapon! Sarap yung lychee tea, kaya lang hindi siya sweet. Hindi kasing sweet nung sa mga ibang bansa natin natitikman. No, not sweet. Parang yung tea na natitikman ko sa Hong Kong, mas matamis kumpara dito. Okay guys, at finally, andito na tayo ngayon sa papunta sa Water Village. And ayan si Kuya na sasakyan natin. And actually, natawaran siya ni Kuya Jason. 35 BND talaga, so 30 BND na lang. Let's go. And let's go down. May crocodile dyan guys. Ayan guys, andito na tayo. What's your name? Madlan. Madlan? Madlan. Madlan. Siya si Kuya Madlan. Ayan, tingnan nyo. Ito yung isa sa mga tourist attractions kapag ka nagpupunta kayo dito sa Brunei. Ayan o, mayroon mga boat dyan na walang tubing. Pero ito, meron. Oh, look, maganda. Ayan, so punta natin ngayon ng mga village. The first time you around Mata Village. Yeah, first time. And the 15 minutes you around Mata Village, I go to the mangrove.
Okay. See the proboscis monkey. Mangrove monkey. Okay. I try see the crocodile. A crocodile, yeah. I try. Okay, you try. This is the problem, the water, high is tired. Because it's high. High. Okay. So the low is tired, you see the crocodile. Okay. Okay, I try see the crocodile. Okay, yeah? No worries. So sinasabi niya guys na dahil high tide, medyo mahirap makita yung crocodile kasi yung mga crocodile daw nakikita kapag ka low tide. Because I'm a vlogger. Yeah, I'm a vlogger. Okay. And I want to see the fire, what do you, the police station, the fire station, school. Okay. Yeah, okay. Ayan. Wow. Look, tignan nyo oh. Ayun yung mga pabahay na binigay ng gobyerno ng Brunei sa mga pinaalis nila doon sa Eco Park doon sa previous video. So mga libreng bahay yan guys. Kaya umalis yung mga tao kasi mas maganda pa yung bahay na binigay sa kanila ng gobyerno, di ba? Tapos lahat yan air conditioned ha? Lahat yan. So pinagsuot na tayo ng life jacket. Siguro feeling ko baka mamaya napakalakas na ng alon. No, tignan nyo, alam nyo kahit ganito, like parang puro kahoy-kahoy yung itsura. Pero tignan nyo, napakalinis guys. Wala man lang ako nakikita ang mga umaanod dyan na parang mga plastic. Ang galing! So are you a Malaysian or Brunei? Brunei. Local here? Local Brunei. Mayan local Brunei. I'm a Filipino from the Philippines. Yeah, welcome to Brunei. Yeah. So first time I'm coming to Brunei? First time in Brunei. How many days? Tomorrow, I will leave tomorrow. Where you go tomorrow? I will go back to the airport and go to Kota Kinabalu. Guys, school daw nila to. Wow. Is that a school like grade school, high school, college? Yeah, okay. You want to meet it? Two school. Okay. Primary school and high school. High school. Primary school, so elementary to guys. Elementary like grade 1 to grade 6 siguro. Tapos may high school. Walang college dito sa Water Village. Kailangan nila magpunta sa mismong city. Ayan guys, Islam school daw to. Ayan. So doon mga English. English morning. And this Islam. Islamic school. Ayan. Kampong Ayer yon. Like yung Water Village yon. Like right from there, going to here. Ayan. Diba napakalaki? Talagang mga nakatayo sila sa mismong tubig. Pero tignan nyo, oh, wala pa rin katao-tao. Like, tignan nyo, isa lang yung naglalakad doon. Tapos doon sa mismong bridge nila, isa lang yung naglalakad. Nakakatuwa. Diba? Solong-solo natin ang bangka! Yuhu! Narinig yung ako! Nilalakasan ko yung boses ko. Pasensya na! So, ayan. Andito naman na tayo sa may bandang police station. So, as you can see, yan yung police station sa entire Water Village. Ang galing! Ito yung Mosque of Kampong Ayer. Ayan, oh. Diba? Ito yung parang pinaka-mosque nila dito since puro tubig nga. At ito naman ang kanilang fire station. Wow! Tignan nyo, oh. So, paano kaya yung ano, mga bangka yung may suma? Ang galing, bangka. Doon sila nakasakay yung mga bumbero, oh. Doon, oh. Wow! Like boat. Alam nyo, dito, para mga walang katao-tao in whatsoever, pero lahat yan may tao daw according to kuya. Tapos, lahat yan may aircon. Diyos ko, sana all naka-aircon. And alam nyo ba, sabi ni Kuya Jason, dito daw binabayaran doon nila sa kuryente, lagi sila naka-aircon, 300 pesos per month. O, diba? Ang galing. Ayan yung high school, guys. O, yan yung high school, school dito. So, tingnan nyo, medyo malaki ha, compared dun sa mismong primary school nila. Ngayon naman, napunta naman kami ngayon sa mangrove para puntahan yung mga monkey. So, dun yun, oh. Dun yung mismong mangrove na yon. What's the name of the monkey again? Proboscis. Proboscis monkey, okay. May tanong daw sa akin si Kuya. Okay, what's your question? Okay, how many rooms the palace? How many rooms? Yeah. 50? No. Higher? Okay, I'll give you one to the 1,000 high. 1,000? Yeah. 1,500? 1,500? No. What? 1,750 to 1,800. 1,800 rooms? Yes. Oh my God, grabe. Napakalaki. Napakalaki ng bahay ng kanilang sultan dito. Ano kaya yung bawat isang anak ba may isang walk-in closet? Oh, 1,800 rooms? Okay. Eh, who lives there? The Sultan? Yeah. Galing! Search ko nga sa YouTube kung ano yung tsura ng loob ng bahay ng Sultan ng Brunei. Guys, totoo nga, oh, 1,800 yung rooms. Tapos yung restroom nila, 257. Diyos ko, sana dyan na lang ako natulog. Si Sultan, di man lang ako in-invite. Grabe, napakayaman naman nila. And alam nyo, yung wala nalaman, yun pala yung world's largest residential palace. Ang galing!
Ayan guys, naghahanap kami dito ng monkey. So medyo dahan-dahan ang ginagawa namin. Ayan, dyan daw kasi naglalagi ang mga monkey. Ganyan. May kasama naman pala ako nagtutur. Akala ko ako lang mag-isa ngayong time na to. Grabe yung itsura ng tubig ko. Ang tahimik. Baka mamaya biglang lumitaw dyan crocodile, no? Grabe ah. Nakakatakot. Sige na guys. Ayun. Di ko alam kung nakikita sa screen eh. Basta ayun na nakikita ko siya. Ayun na dito sa side na to. Wait. Asan ba? Ayun dito. Ayan. Tsaan. Medyo nakakatakot na yung part na to. Dahil ang kalmado ng tubig. At pag makalma ang tubig, ang mga crocodile maaaring nandiyan. Nakakatakot. Parang yung mga napapanood ko sa mga ano, yung mga anaconda something. Ganun yung vibe, guys. Promise. Diyos ko, Lord. Tapos mag-isa pa ako dito. Alam niyo yon, part of me parang napapraning ako na parang kunyari, paano pa biglang may tumalon dito? Tapos biglang bumaliktad yung bangka. Diba? I'm scared. Okay, so tingnan niya, may aeroplano. Wow! May airplane. Ayan ah, papunta sila dito sa Brunei. Ay! Royal Brunei! Diyan ako sasakay tomorrow! Okay guys, finally, nandito na tayo mismo sa pinaka-water village talaga. Kundi sa mismong mga daanan at pinapakita ko sa inyo kung ano itsura ng Kampong Ayer. Let's go! Yan yung itsura ng Kampong Ayer. Dito actually concrete na to eh. But tayo, gusto kong ma-experience yung mismong kahoy. Yan. Wait lang, baka mahulog tayo. Ayan. Grabe yun, tingin nyo walang katao-tao. So, matibay ba to? Matibay to, no? Let's go. Yan, matibay naman siguro siya. Kasi ganito guys yung pupuntahan eh. Hindi ko alam kung ano tong ginagawa ko, kung tama ba to, or whatsoever. Magalaw, oh. Diyos ko, Lord. Pagka na naman nakita to ng aking magulang, sasabihin, ay, banana na naman, nagagagawa mo. Kasi guys, lahat ng mga trip ko sa pagta-travel eh, may mga time na pinagbabawalan ako sa mga ginagawa ko. Tulad nito. Baka mamaya mahulog ako dito at alam nyo ba, sa baba nito may mga alligator. I mean, crocodile. Like, ay, so hindi naman ako local, so hindi ko alam to. Gagawin pa ba ako dun sa dulo? Feeling ko naman hindi ako dito mahuhulog, no? Oh my God. Grabe. Ay, nako. Lord, Lord. Ay, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Okay. Sige. Let's go. Ayan. Actually, may mga tao ba dun? Oh my God, walang katao-tao. Paano pagka nahulog ako dito? Walang tutulong sa akin. Actually, hindi ko alam talaga kung tama itong ginagawa ko. Ah. Oh my God, gumagalaw yung mga ano, gumagalaw yung mga kahoy-kahoy. Ay, naku, may nagkapawisan ako. Hindi ko na nafocus masyado yung camera. Pasensya na. Grabe po. Grabe itong pinagdadaanan natin. Guys, para sa inyo to. Para sa inyo itong ginagawa ko. Kaya please, kapag napanood nyo to, i-like nyo yung video and mag-comment kayo sa baba ng hashtag Ivan in Water Village. Ayan, kapag nakita ko yung comment nyo, eh syempre, hindi mabuti. Ay, bawal magsalita ng masasamang word sa YouTube. Feeling ko hindi ko na kaya dun sa bandang dulo. Like, napakalayo. Ay, gumagalaw talaga. May mga, nyo medyo malayo-layo na yung aking ano, yung aking napuntahan. Like, literally. So, medyo hindi na ako natatakot sa part na to. Ang nakakatakot lang dito, pag may biglang lumitaw na asa dito, Diyos ko Lord, tapos biglang may crocodile, tapos biglang tumunog-tunog tong mga kahoy-kahoy, di ba? Ayan, halika. Hindi pa ako nagtatrespassing, ha. Gusto ko lang po talagang bisa. Ay! Ba't may ibon na itim? Hello. May nakasalubong tayong local. O, di ba? Ang daming mga daanan. Meron ditong daanan sa left, ay may daanan dito sa right. Tignan niyo itsura dyan sa baba, oh. What if may crocodile dyan ngayon? Hey guys, tapos na ako maglibot. Babalik na ako doon kasi sinabi ko sa aking mismong boat guide o boat driver na 5 minutes lang ako pupunta dito. At baka kasi abutan kami ng mismong ulan. Oh my God, umuulan na nga. Hindi tayo pwede abutan ng ulan habang nandito tayo sa mismong bridge. Okay, so natapos na yung journey natin doon sa Water Village and 30 BND ang binayaran ko doon. Originally, 35 BND talaga. Kaya lang, tinawaran kasi ni Kuya Jason kasi kakilala daw niya. And at the same time, maalis na kasi ako bukas ng Brunei. So wala na akong extra money. So talagang exact 30 BND lang yung aking mababayad kay Kuya Bankero. And sulit naman. Sulit naman yung pagtuturo sa akin. Itunura ako doon sa mangrove area. Tapos pinakita sa akin yung proboscis, basta yung monkey na dito sa ibaba. Tapos, wala kami nakitang crocodile. Then, napaka-peaceful dun sa side dun. Tapos yung water village, tinour niya ako, pinakita niya yung mismong fire station, yung police station, and etc. So far, nag-enjoy ako. And actually, isa talaga yung sa gusto kong puntahan dito sa Brunei. Dahil very historic talaga yung
mismong Kampong Ayer dito sa Brunei. At the same time is nakita natin kung paano sila mamuhay doon sa area nila. Na kung saan isang malaking area na napakadami naman palang nakapaloob na establishmento. At opisina, authorities, ganun. Ngayon, intayin na natin si Kuya Jason dahil ihahatid na niya tayo pabalik doon mismo sa ating hotel. And yon, magpapaalam na tayo sa kanya. And so far guys, I highly recommend Kuya Jason's service. So if ever pagka magpupunta kayo ng Brunei, make sure to contact him. So yung pangalan ay ito, Labrador Jason Frayel o Frayal. So yan, ilalagay ko dito. Tapos yung link ng kanyang profile sa Facebook, ilalagay ko sa ibaba. Para if ever kapag kayo pupunta ng Brunei ay mabigyan kayo ng magandang experience, ma-tour kayo at mabigyan kayo ng fun fact about sa mga pinagmamalaki dito na kunyari gasolina, presyo ng gasolina, presyo ng kuryente at kung ano-ano pa man na pamumuhay o way ng pamumuhay nila dito at kung ano pa yung mga hidden secrets ng Brunei. Kasi kapag dini-IY nyo yun at nagre-research lang kayo, may mga time na hindi sa inyo maibibida na nababasa nyo sa mga articles na posibleng maibida ng mga lokal at nakatira talaga dito sa mismong lugar. Kaya yun naman ang positive side kapag ka hindi DIY ang ginagawa. Okay? So yun, at mas makakatipid kayo. Kasi kapag ka kasi nagda-dart kayo, $10 ng $10 each ride, minimum yun kapag ka nagda-dart kayo. Then at the same time, makakatulong din tayo sa kapapilipino natin. So yun lang naman guys. Okay, itayin na si Kuya Jason, then let's go na sa ating hotel. Hello guys! So andito na ako ngayon sa mismo hotel room ko. Natapos na lahat ng tour natin, lahat ng in-avail natin na tour. So ngayon, bibigyan ko kayo ng short and quick review about sa mga tour na na-experience ko. Alam nyo, so far is number one, very budgeted talaga itong mismong tour ko na kung saan na-avail ko talaga yung pinakamurang offer. At the same time, nakatulong tayo sa kapwa Pilipino natin. At the same time, is napakadami nating natutunan dahil mayroong mga inputs na binigay sa atin ng ating tour guide na kapag ka tayo ay nag-DIY ay hindi natin malalaman. Na tapos afternoon is ang ganda kasi lahat ng mga gusto kong puntahan is napuntahan. Like for example, napuntahan lahat ng mga famous tourist spots, napuntahan lahat ito. Ayan, ito yung mismo kasi nga mga tourist attractions na kasama sa service ni Kuya Jason. At guys, if ever kung gusto niyo siya i-book yung link, ayan, nandito yung pangalan niya sa Facebook and yung link ng kanyang Facebook profile is ilalagay ko sa ibaba para i-hit up nyo na lang siya at sabihin nyo sa kanya na panood nyo yung vlog ko and yung same itinerary ko yung i-offer sa inyo at yung price ko yung i-offer din sa inyo. Mabait naman siya, super bait talaga. Like for example, merong mga hindi part ng itinerary na dinadaan niya ako. Like for example, sabi ko kasi Roman Catholic ako, gusto ko magpahinto dun sa church, tapos dadali niya ako dun sa church. Tapos meron akong gustong bilhan ng pasalubong, dinala niya ako sa bilihan ng pasalubong, tapos gusto pa niya ako sunduin sa airport, pick up and drop off, mga ganun level. Pero kasi dito sa hotel mayroon ng airport pick up and drop off, so yun, hindi ko na in-avail yung part na yun sa kanya, but freebie na niya yun. So doon sa ATB&D kasama na lahat doon guys, kasama na lahat, pero solo traveler price yun ha. Hindi ko alam kung magkano kapag ka 2 packs 3 packs and maximum siguro 4 packs kasi Vios ang kanya, Vios ba yung sasakyan niya, pero yung ganun, yung ganung klaseng sasakyan, nakalimutan ko na kung ano yung sinasakyan ko, pero feeling ko maximum 4 packs ang pwede sa kanya. And if ever kapag mas madami kayo is i-message na lang siya, baka mamaya may van siya, hindi ko alam. So yun lang naman. And so far I highly recommend talaga sa lahat na magpupunta ng Brunei, kayo na lang bahala. At nag-enjoy ako, ang dami ko nalaman ng mga history tungkol dito. Natuwa ako sa Kampong Ayer, which is yung water village, natuwa ako sa Royal Regalia, natuwa ako sa mga mosque nila, at natuwa din ako sa mga ibang pinuntahan ko pa na mga parke kasi ang ganda eh. Actually ang realization ko after kong mag-tour is hindi naman pala ganun ka-boring dito sa Brunei, kasi lahat naman napapanood ko na video tulad na sinabi ko sa inyo, sinasabi boring ganyan. Ang tamang term lang, hindi ganun kadami ang mga lilibutan dito sa Brunei compared sa mga famous tourist spots like Hong Kong, Singapore, Vietnam, Malaysia, Thailand, ganyan. Pero hindi boring, napakadaming pwedeng puntahan dito kung ikaw ay talagang mag-e-explore, if you will immerse yourself to this destination's culture. And kung talagang gusto mong alamin kung ano talaga yung mga history ng isang lugar na ganun, tulad ng Kampong Ayer, Water Village, kung pupunta ka doon, ganito pala yung pamumuhay nila and whatsoever. Tapos kunyari naman, kung pupunta ka naman doon mismo sa Brunei Energy Hub, dito pala nagsimula yung kanilang source of income, ganito pala sila kayaman, ganito pala yung use ng propane, mga whatsoever, lahat ng information. Information overload talaga ang makikita mo kapag ka nagpunta ka sa mga bawat lugar na yon. At dito kasi, living monarch, may pa living monarch dito, si Sultan yung hari nila, diba? So,
pupunta ka lang ng Royal Regalia, makikita mo doon lahat ng facts about the royal family. Yung mga sinakyan niya, yung mga royal chariot niya. I mean, yung parang sinakyan yung ceremony ng coronation niya, and yung pinasakay kay Queen Elizabeth, yung mga binigay ni President Pinoy, yung mga ganung level. So medyo mahaba na yung sinabi ko, but to summarize it up, guys, itry nyo. Laging nagsiseat sail sa Cebu Pacific papunta dito sa Brunei. Tulad ng sabi ko sa inyo, 1,500 lang yung pamasahe ko papunta dito. So kayo, try nyo. May maleta pa akong in-avail, pero kayo, kahit wala na kayo mag-avail ng maleta, o edi mas cheaper. Try nyo lang. And masaya malaman. And yun nga lang, medyo mainit. Parang Pilipinas lang din dito. Huwag kayong mag-expect na ma-experience na dito yung lamig ng Korea, lamig ng Japan, at lamig ng kung ano pa mang bansa, okay? So yun, nag-enjoy ako, natuwa ako, and ang saya, okay? So lahat ng mga nakikita ko sa social media is hindi lahat totoo, okay? Sabihin natin ano yung mga batas dito talaga sa Brunei. Sabihin natin stricto talaga dito sa Brunei. But pagka kasi nagpunta kayo sa Brunei, hindi porkit ganun ka-stricto yung gobyerno, eh ganun na rin yung mga tao, okay? So, sabihin natin, kunyari, stricto ko, ako ang presidente. Tapos, kayo yung mga tao sa nation ko. Hindi porque stricto ko, stricto na rin kayo. So, may mga mababait. Ang babait ng tao. Walang nanigaw sa akin. Lahat nakasmile sa akin. Lahat soft tone voice. Walang nagsasabi na, no. Walang ganon. Walang mga ganong level. Kasi nangyayari sa akin sa Hong Kong, to be honest, alam ko, na-experience ko din yan. Mga ganong level. So, dito ang babait lahat. So, yun lang. Medyo mahaba na tong spills ko. But, again, nag-enjoy ako dito sa trip ko. Then, tomorrow kasi, yung susunod na video dito is all about pag-check out ko na dito sa hotel and papunta natin doon sa airport and itutour ko na lang kayo sa airport. Then, we will go na sa Kota Kinabalu. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat. Kapag nagustuhan nyo yung tour ko, yung description is nasa ibaba na lang. Kung gusto nyo mag-book, adyan na din lahat ng mga pinuntahan ko. And, of course, feel free to check din my Instagram account sa mga posts ko at sa TikTok. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Yun lang. Thanks!